Inatake ni U.S. Vice President Kamala Harris si former President Donald Trump sa kanyang kauna-unahang campaign rally speech noong Martes na ginanap sa Milwaukee, Wisconsin. Kasunod ito ng ginawang anunsyo ni President Joe Biden noong Linggo ukol sa kanyang pag-atras sa pagtakbong muli bilang Pangulo ng Estados Unidos at ang pag-endorse kay Harris bilang nominee ng Democratic Party. Sinabi ng pangalawang Pangulo sa kanyang talumpati na nakikilala niya ang isang tulad ni Trump na manloko at mang-aabuso sa mga kababaihan sapagkat matagal na siyang naging prosecutor ng California. Binigyang diin naman ni Harris ang kanyang mga prioridad sakaling manalo bilang presidente, tulad ng gun control, abortion access, child poverty, at affordable health care. Samantala, ipinost naman ni Donald Trump sa kanyang social media account na Truth Social na si Harris ang pinaka-hindi popular na naging vice-presidente sa kasaysayan ng Amerika. Pinupunan ng kampanya ni Trump ang pagkabigo ni Harris na pigilan ang pagdagsa ng mga immigrants sa US-Mexico border. Inakusahan din si Harris ng kampo ng Republican Party ng pagpipiansa sa mga akusadong mamamatay tao, rapists at iba pang violent offenders. Sinabi rin ni Trump na handa siyang makipagdebate kay Harris sa Setyembre na kung saan si Biden sana ang kanyang makakaharap. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.